Well, kung hindi hahanapin siya, ngayon, pag hanahanap siya, idadalhin siya sa Senado at doon tatanungin siya. Ang problema nga lang, kung tatanungin siya, eh, yun na nga. Kasi ito naman, ano naman ito, pag, kagaya ng mga naunang mga Senate investigations, pag natapos na yung kanilang, alam ba yun, yung Senate year nila, may tawag sila, yung kanilang term, wala na. May tawag sila doon eh, yung, basta pagtapos na yung, kagaya nila Senator Gordon, tapos na yung investigation nila, wala na rin yung visa yung warrant na yun. Hello po mga ka-viral, welcome back ulit sa aking YouTube channel. Panibagong update ngayon sa kinaroroonan ng suspended mayor ng Bamban, Tarlac, si Mayor Alice Go at ng anim na iba pa na sangkot sa ilegal na operasyon ng Pogo Hub sa bansa. Walang clue pa rin ang taong bayan kung saan na si suspended Mayor Alice Go kasama ng anim na iba pa pagkatapos na mag-utos ang arrest order ang Senado sa kanila dahil sa patunay nilang pag-iwas na humarap sa pagdinig hinggil sa mga kasong isinampa laban sa kanila. Sa mahigit 2 buwan ng hindi nagpapakita ay mas tumitindi ngayon ang hinala ng taong bayan na nakatakas na si Alice Go kasama ng iba pa. Maging si Senator Sherwin Gatchalian ay naniniwala na maaaring ginamit ni Hugo Waping ang Chinese passport nito upang hindi maharang sakaling dadaan nito si immigration kahit may lookout order pa ito. Ayon pa kay Gatchalian ay mukhang plinano na ni Go ang kung paano makatakas sakaling hindi ito makalusot sa imbestigasyon dahil halata di umanong nagsisinungaling ito sa nagdaang mga pagdinig. Ayon naman kay Senator Risa Hontiveros ay nananawagan siya kay suspended Mayor Alice Go na harapin ang mga isyong ibinabato sa kanya, aniya, attendance to the Senate hearing is adherence to the rule of law. Bakit may time pa itong mag-post sa kanyang social media accounts subalit hindi nagpapakita sa pagdinig? Paano di umano ito magkakaroon ng peace of mind? Kung palagi ito na lang itong iiwas sa mga tanong, aniya? Kung kinakalimutan ni Go ay pinapatawag ito sa Senado dahil nasa gitna di umano siya ng pang-aabuso ng Pogo sa mga batas ng bansa na hinahayaan niyang lumawak dahil sa umano'y impluensya niya bilang mayor. Dagdag pa ni Hontiveros ay nagsinungaling ito sa koneksyon niya sa Pogo. Nagsinungaling din daw ito tungkol sa pagkatao niya. Subalit ngayong araw lamang ay nilabas ng Senado na nagpadala ng letter of appeal sa suspended Mayor Alice Go kay Senate President Cheese Escudero na may petsa na July 20. Subalit marami ang nagdududa kung si Alice Go nga ba ang sumulat nito or another delaying tactics at drama pa rin ito ng partido ni Go at narito ang naging laman ng kanyang sulat sa Senado. Mahal na Senate President Escudero, magandang araw po sa inyo. Ako po ay sumusulat sa inyo bilang isang inihalal na opisyal ng bayan at bilang isang mamamayang tumarap sa matinding pagsubok. Labis ko pong pinapahalagahan ang pagkakataon na maipahayag ang aking damdamin at humihingi ng inyong pangunawa. Una sa lahat, nais ko pong iparating ang aking taus-pusong paghanga sa inyong mahusay na liderato sa Senado. Ang inyong dedikasyon at integridad sa pagsulong ng rule of law ay tunay na kahanga-hanga at nagsisilbing inspirasyon sa amin. Napakalaki ng aking respeto sa inyong prinsipyo na he who alleges must prove the same, lalo na sa usapin na ako daw isang Chinese na nagsisiguro ng patas at makatarungang proseso. Sa kabila ng aking sitwasyon, nais ko pong humingi ng paumanhin kung nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kaugnay ng aking mga naging pahayag. Wala po akong intensyon na pagsabihan o diktahan ng Senado kung ano ang mga dapat bigyang prioridad. Nauunawaan ko po na ang bawat mambabatas ay may sariling tungkulin at responsibilidad sa bayan. Ang aking layunin lamang po ay magbigay ng suwestyon base sa mga problemang nararanasan ng aking mga kababayan sa Bamban. Ang aking pansamantalang suspensyon ay nagdudulot ng malaking hamon hindi lamang sa akin kundi pati na rin sa aming komunidad. Sa kasalukuyan, hindi ko po magampanan ang aking tungkulin at hindi ko matutulungan ang aking mga kababayan. Dahil dito, humihiling po ako ng inyong tulong at pangunawa. Umaasa po akong sa inyong pamumuno, hindi pababayaan ang aking mga kababayan na nangangailangan ng suporta ng pamahalaan. Bilang isang tao na patuloy na humaharap ng hustisya, umaasa po akong mabibigyan ng pagkakataon na ipagtatanggol ang aking sarili sa tamang forum. Batid ko pong bilang isang abogado na uunawaan ninyo ang kahalagahan ng presumption of innocence at ang pangangailangan irespeto ang karapatan ng bawat individual habang umuusad ang investigasyon. Sa aking karanasan pagkatapos ng bawat pagdinig sa Senado, nagiging sentro ako ng negatibong post sa social media na para bang ako isa ng convicted criminal at hindi isang resource person sa tema ng mga pahayag at patutsada ng mga senador na dumidinig ng isyo ko at ng Pogo.
Ako po ay tao rin na may damdamin at nasasaktan sa mga ganitong pangyayari. Pilipino po ako, may dangal at pagkatao. Muli, humihingi po ako ng paumanhin kung nagdulot man ng anumang hindi pagkakaunawaan ang aking mga naging pahayag. Hinihiling ko po ang inyong pangunawa sa mga panahong ito. Handa po akong harapin ang iba't ibang kaso laban sa akin sa mga tanggapan ng gobyerno tulad ng Ombudsman, DOJ, BIR, husgado at patunayan ang aking kawalang kasalanan. Maraming salamat po sa inyong oras at atensyon. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyong mahusay na pamumuno at sa inyong walang kapantay na serbisyo sa bayan. Lubos na gumagalang, Mayor Alice Goo, Bamban, Tarlac. At yan nga ang naging laman ng mahabang letter ng suspended mayor na si Mayor Alice Goo kay Senate President Cheese Escudero. Ask you because you advise po the suspended mayor to come out, pero do you know po where she is right now? Well, yesterday I was talking with her for more than an hour, and she assured me that she's in the Philippines. Of course, I have to believe her, and secondly, I still believe in the capability of the Immigration Bureau. So she just cannot get out of the country without being nabbed or apprehended at the exit points of the Philippines. So I believe she's in the country. Mm-mm. Pero when was the last time niyo po you saw her in person, attorney? Kasi kasi nga out of the country ako. The last time is before I left. Nag-meeting pa kami noon eh. So but today tonight I'll be coming back to the Philippines. I'll try to contact her personally kung magkita kami. Mm-hmm. May plano nga po ba siyang sumuko sa mga otoridad as we speak the last time na nakausap niyo po siya? Yeah, that is always on her priorities ano. Kasi nga sabi ko nga, you cannot hide all your life, di ba? You will be wasting, throwing away your life. Kasi imagine mo, ito naman, this is not a penalty. This is just a compulsion by the Senate for a person to testify as a resource person. Once nag-testify naman siya, malilift naman yung warrant eh. So wala naman talagang problema. So the best thing is for her really to show up and help the committee in its investigation. So madali naman talaga to, hindi naman pare kulong ka eh. Yes, attorney, what is your next legal step if ever ayaw talaga niya magpakita? I mean, you've already given exhausted your the way you've given her advice na lumabas, pero ano po yung next step if sakaling wala talaga? Well, kasi hindi ko rin siya ma-blame kasi nga yung emotional trauma niya tsaka yung fear niya, di ba? Anxiety niya. Hindi ako yung nasa pwesto niya. Pero at any rate, nasa Supreme Court kami. Yeah. Because we're not questioning the effectiveness, reasonableness, kung kailangan pa ba siya sa Senate. Mm-hmm. Alam mo, meron tayong constitutional guarantee against right against self-incrimination. No person can be compelled to testify against himself or herself. Eh, sa kaso ni Mayor Ali, sa dami ng mga nakaso niya, criminal, civil, etc. cases, AMLA, na pending against her, any question na pwedeng itanong sa kanya sa Senate might incriminate her. Yes. So ako, kung ako ang Senate Committee, hindi na ako mag-aaksaya ng panahon para kay isang Mayor Alice. Kasi nga, wala na ako mapipiga dyan. Remember, ang trabaho ng Senate is in aid of legislation, hindi para mag-prosecute, hindi para mag-establish ng evidence. Trabaho ng husgado yan. Hayaan na natin ng korte. Anyway, isinampanan nila yan. Kung ang gusto nila, makuha yung expertise niya as a resource person, hindi siya magiging effective, I tell you, because meron siyang right against self-incrimination. Now, she can always invoke. And of course, the senators will not allow themselves to violate the Constitution. Otherwise, mayroong repercussion yan. Hindi pwedeng kahit sino lang i-violate mo yung Constitution. So, ako lang, yun lang ang observation ko dyan. Attorney, no, sinabi po kasi ni Senator Win Gatchalian na hindi naman daw po pala siya homeschooled at naglabas po siya ng ibang mga dokumento proving na galing po siya dito sa Hope Christian College na eskwelahan na pinag-aralan din po sometime ni Senator Gatchalian. Your thoughts on that? Nakita niyo na rin po ba itong nilabas din ng isang pahayagan na class picture na nandoon po medyo sa bandang gitna na batang supposedly kamukha ni Mayor Alice Goo? Well, alam mo, ngayon, nowadays, hindi naman tayo lahat naniniwala sa social media publications kasi maraming photoshops dyan. I'm not saying na itong mga ito totoo, pero I'm not saying also that spurious to.
hindi ko rin sinasabing totoo to. So ang point ko, ang situation ko as a lawyer, if that is your evidence, no, claiming that a person is like this, like that, then you have to present that in court so that in fairness, part of rule of law, we will be given the opportunity to authenticate or verify these documents, di ba? Yung due execution, yung sources nito. Yeah. Kasi ako, I'm just wondering on a personal note, ha? Ang dami-dami na lang Senate hearing na yan about her personality. Pero bakit wala man lang lumabas na isang classmate daw niya sa Grace? Sasabihin, kahit man lang sana sa chismis, no, sa mga marites. Ay, hindi, kaklase ko yan. Ay, meron hindi, po, attorney, dun sa, ano, sa dyaryo po sa, well, sa Manila Times, meron po silang in-interview pero anonymous po, nagsasabi na kaklase nga daw po niya ito si Mayor Alice Go. At that time, hindi pa nga daw po siya marunong mag-Tagalog. Eh, yun na nga eh. Puro anonymous eh. You can always fabricate these things eh. Kasi sa ating rule of law, yung mga anonymous, meron tayong right to cross-examine the witnesses, to confront kung sino man yung mga allegations na yan, kung sino man nag-aakusa sa'yo, you will always have the opportunity na harapin mo sila, tanungin mo sila, i-cross-exam mo sila, and then the court will say, totoo, credible to. That is the only time na pwede mong sabihin ng isang tao, conclusion, na ganito pala talaga. Kasi nga, meron na tayo. In essence, attorney, just to be clear lang po, no, in essence, sinasabi niyo po itong mga dokumento na nailabas against sa suspended Mayor Alice Go, may possibility na fake po, specifically itong mga sa school documents. May possibility na genuine yan. May possibility na spurious yan. What I'm saying is, let them bring that those documents before the proper forum so that we will be given the opportunity to authenticate, verify, determine the sources of these documents. Then only the court will say to us na ito pala genuine, ito pala spurious. Not us, hindi tayo. So, on my part, I cannot comment kung ano yan, kung anong standing ng mga dokumento na yan. What I'm trying to say, huwag natin niya ilabas sa public because there is a trial by publicity to the detriment of the of any accused. Kasi sa mata ng publiko, hindi naman natin masisi dahil yan ang pinapakain ng social media at saka lahat. Eh guilty na. Ang hirap kasing labanan ng isang public opinion kung massive masyado na yung propaganda laban sa innocence ng isang accused. Yan, so attorney, I'd also like to take this opportunity po na to ask how the suspended mayor is. And kasi sa mga pahayagan these last few days, of course, it's been highlighted na medyong yung mental stress na dinadaanan niya. And apparently also, supposedly, may mga doctors daw na ayaw mag-attest to this because takot sila na may mabalingan sila ng ibang mga politiko. Your thoughts po on this and yung about also yung mga doctors, may plano po ba tayong kasuhan sila, yung mga ayaw magbigay ng medical certificate? Alam mo, totoo yan. Kaya lang, sa ngayon, bakit mo kakasuhan yung doctor? Dapat ka, mas kasuhan natin yung mga nag-breach ng privacy niya. Eh. Yung privacy life niya, yung mga AMLA reports na lumalabas, birth certificates, school records, kung ano man yung mga yan, these are protected by the Data Privacy Act. These are yung mga bank secrecy law. Kung meron tayong didemanda, sila yon, hindi yung doktor, di ba? Pero right now, nasa defense mode si Mayor Ali. So, wala naman siguro tayong ano doon. Wala naman tayong issue about the medical practitioners. Pero attorney, how confident po kayo yung inyong kampo na ma-overcome po itong issue na to ni suspended Mayor Alice Go? Ako, well, sabi nila mayabang tayo, no? Pero ako, I'm really confident na on legal point of view, malalampasan ito. Kasi una-una yung unang allegation sa kanya, illegal pogo. Eh, wala mang illegal pogo. Una-una may license ng PAGCOR. Human trafficking, wala naman siyang control doon. Di naman siya, wala naman siyang participation doon sa operation ng pogo. Paano siya na-involve sa human trafficking kung meron man, di ba? Eh, pangatlo, lessor lang sila eh. As yung dating company niya, yung Baupo Land Developer, lessor lang yun. Hindi naman pogo operator yun. So, hindi ko nakikita, ano, sa AMLA naman, eh lalo namang
madaling sagutin yan. Kasi nga, alam mo, sa AMLA ang problema. Hindi ko pa nakikita yung mga documents sa AMLA. Pero in my previous cases na hinandle ko, ang ginagawa kasi ng banko, niro-roll over nila yung mga time deposit. May deposit ka 10 million. After 1 month, iro-roll over nila yon, mm-hmm, another 10 million something, pati interest. Ibang accounts yon, ibang bank accounts yon. Pagkatapos, iro-roll over na naman. Alam mo, 10 million mo after 2 or 3 years, billion na yan eh. Pero sa totoo lang, 10 million pa rin yon. Sa records lang nagbabago. Mm-hmm. Sa record lang, kasi nga, niro-roll over ibang accounts. Kaya pag sinama mo lahat ng accounts, tapos inad mo, 10 million plus 10 million 200 plus 20 million plus gano'n. Ano na? Ang laki na. Billion na. Mm-hmm. Compounded na lahat. Mm-hmm. So yan, base yan sa mga na-handle natin mga AMLA cases. I'm not saying na ganito rin situation ni Mayor Alice dahil wala pa tayong pagkakataon makonfront, mm-hmm, yung mga evidence nila. Pero ako, almost certain na ganito rin yun. Kasi, I'm talking with my client, wala siyang alam na billion transactions na yan. Wala siyang alam na ganyan. Oo. Attorney, alam niyo po ba kung sino kasama ngayon ni Mayor Alice Go? Well, una, hindi ko tinatanong yan kasi kung halimbawa lang nagtatago siya, hindi ko kasi, marami na rin tayong na-handle ng mga clients na ganyan. Hindi ko inaalam yan for security reasons, number one. Paano kung mahuli siya doon o makita siya, makalaban niya doon at sinabihan niya ako, di ako ngayon ang primary motive, ang primary suspect niya na nag-leak o nag-suplong sa kanya mga kalaban, di ba? I don't ask wherever they are. Attorney, diba? Unless they tell me. Diba? Opo. Pero nagtatanong po kasi yung karamihan, ano, nasaan daw po ang tatay ni Alice Go in all of this, di ba? In the middle of all of this. Nasa China yung tatay niya. Mm-mm. Nakakausap naman po niya ang kanyang tatay. Sabi niya, nakakausap naman niya. Oo. Ano pero daw siyempre, po sinasabi ng tatay niya sa kanya? As a foreigner, bakit mo pipiliin pumunta sa isang bansa na at this moment ay very hostile sa'yo? Di ba? Hindi mo pwedeng alam po ano pwedeng, baka ma-detain siya or what, ma-apprehend. Mm-hmm. For a foreigner to visit a country knowing that you are has a hostile personality, it will not be wise for you to do that. Mm-hmm. Mm-hmm. All right, on that note, maraming salamat po muli sa inyong oras. That is Attorney Stephen David, ang abogado po ni suspended Mayor Alice Bamban. Thank you, Thank you. Sunod tayo sa international law at ang dapat manaiga yung rules-based order. Hindi padamihan ng bala o padamihan ng armas. Importante na malaman niya ng buong mundo na pantay-pantay tayo pagdating sa mata ng batas. At of course, yung commemoration, ano na rin yan, dagdag information at dagdag information para sa ating mga bata. Marami sa ating mga kabataan hindi naintindihan yung kahalagahan nitong arbitral ruling. Itong arbitral ruling, hindi lang importante sa panahon ngayon, magiging importante sa panahon rin nila sa darating na panahon dahil yan ang magbibigay ng patibayan na nasa tama tayo at sumusunod tayo sa international law. Okay, sir. Salamat po. Thank you. Si Ate Macon po yata, Ate Mac. Sir, kasi nag-text na sa akin, ang tinatanong yung sinabi ni Senator Risa po, na baka nakikita ba natin yung link ni Digong at hindi ba ma-divert yung attention dun sa investigation? Hindi lang po niya nalinaw saan link ni Digong. Siguro mas maganda tanungin si Senator Risa dahil ano niya yun eh. Information na yun, so mas maganda matanong siya. Ay, last na sir, ano yung na-expect natin sa SONA, pang dagdag? I'll give you I'll issue na lang a press release on that. May mga naisip ako, medyo mahaba lang. Of course, ang unang-una dapat ma-tackle dito ay yung mataas na presyo pa rin, no? Yung pa rin na nagiging problema natin. Yung unemployment natin tumaas lately. So ito yung mga top of mind ko na dapat matackle din. Pero I'll issue a press release on that. Last na sir, siguro ito, sabi ni Senator VP Sara, hindi siya a-attend and dineclare niya as parang designated survivor siya.
Well, I think siya naman talaga ang designated survivor, no? Being the vice president. Hindi lang ganun yung terminology na ginagamit natin, but the vice president is next in line to the presidency. No? So, yun naman yung, kumbaga, nasa constitution natin. Yun yung responsibilidad ng isang vice president sa constitution natin. No? So, yun lang ano. Pero sir, yung sa designated survivor, sir, yung sa designated survivor, nawala lahat yung leaders. So, nakatakot tuloy umattend ng SONA ngayon. I don't think naman ganyan yung kanyang ibig sabihin doon, no. Hindi ko siya nakakausap kaya hindi ko alam kung ano yung talaga nasa isip niya, but I don't think ganoon din nasa isip niya, no. I think nasa isip niya is siya yung next in line, no. So, but again, I think better to talk to her para to get kung ano talaga yung nasa isip niya. Nakita ko lang yung interview niya sa TV. Thank you po. Sir, sorry, pahapo lang. Sir, yung pumasok na billions kay Alice ko, coming from 2019 to 2022 lang, so 2023 to 2024, sir, wala nang transaction. Meron pa rin. Pero yung bulto during those times, no? Natandaan ko yun, eh. No? Yung bulto is within 2019, 2020, 2022. Ganyan, yung bulto. Pero before that, after that, meron pa rin. But we can say that the billions of pesos that came in is until 2024. Pwede yun. Kasi if you look at the chart, yung pinaka bulk nung pumasok is between those time frame. And ang aking theory dyan is because tinatayo yung Pogo Hub. Tinatayo yung Pogo Hub sa ban. Oo. So, in other words, pumapasok sa kanya yung pera. Okay. That's my theory, ah. Sir, yung banks, kaya 2024 lang sila nag-report, even if may bulk na pumasok from 2019 to 2022, nag-report lang sila because the AMLAC asked them to? Because iniimbestigahan na si Alice Go? No. Parang, the way I understand it is, dapat may regular reporting yung covered transaction at suspicious transaction. Pero, parang some of the reports dumating is 2024 lang, no? I'm not sure if it's because of Alice Guo or because late lang talaga pumasok. But the point there is, bakit 2024 lang pumasok yung mga reports? Dapat real-time pumapasok yan, eh. Pag mayroong covered transaction, mayroong suspicious transaction, immediately pinapadala yan. Bakit delayed by years? Hindi lang by months, by years. But so the that's banks, one of... Yes. But the banks initiated, sir, the report. Hindi naman dahil lang sa... Yes. Na pressure na no, sila sa... No. Hindi. Hindi sila... Hindi dahil... I'm not sure kung Alice ko, ah. Pero the way I understand it is nagre-report sila, nadidelay lang itong mga report na ito. So, I'm not sure if it's because of Alice ko or because pinano sila ng AMLAC, finlag na sila. But the point there is my delay. Regardless what happened, there should not be a delay. Dapat report ka na report. That's